Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po'y nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na issues at nagbabagang balita sa ating bansang Pilipinas. At bago po yan, shout out po sa lahat ng ating subscribers, no, followers, kung meron man pong members, no, dito po sa ating channel, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Paki-like and share na rin po, no? Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong naalala nyo yung appointment for sale na i-vlog na po natin yan. Na meron pong 8 katao na nagoyo, na scam, no? Na trick po sila na magbayad daw ng pera sa taong ito at sila po ay maa-appoint ng palasyo sa mga certain position, no? Naibalita po yan sa Philippine News Agency noong January 27, no? Ang sabi po dito, no? Ito po, sabi po ni Secretary Sheloy Garapil. The victims who claim to be presidential appointees went to Malacañang Palace in Manila Friday afternoon to attend their supposed oath-taking to be administered by PBBM. So, anong nangyari? Malacañang warned the public not to entertain dubious individuals communicating with them online or through correspondence after 8 presidential appointees rushed to the palace for their supposed oath-taking on Friday. Ayun po ang sabi, no? The supposed positions were an ambassador post to the Netherlands, transportation assistant secretary, tourism infrastructure and enterprise zone authority, board member, clerk international airport corporation, president and chief executive officer, early childhood care and development council executive director and vice person, clerk development corporation director and Port of Batangas managers. So, according to the victims, a certain undersecretary Eduardo Jocno, take note of the name, Eduardo Jocno, and Assistant Secretary Johnson C., both from the office of the Executive Secretary, instructed them to proceed to the palace for their supposed swearing-in. Ayan. Tapos, idininay daw po ito ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Some of the victims said they already have doubts of the authenticity of the appointments and oath-taking after noticing some inconsistencies in the information provided to them by the scammers. But they still proceed to Malacañang. O, biruin nyo yan. Nagbayad na sila, nag-prepare na sila ng mga Pilipinyana nila, ng barong nila. Yung pala sasabihan, ha? Wala namang ganyan. So, nang goyo po sila. Ang sinasabi nila, itong Undersecretary Eduardo Jocno and Assistant Secretary Johnson C. So, eto po, ano po nangyari dyan? No, siguro, after how many weeks na pag-iimbestiga, sa wakas, February 14 na balita, good job ito, good news, Valentine's Day. Nahuli po yung suspect, no, sa government appointment. Yung appointment for sale. Eto po, the same news agency, Philippine News Agency, suspect in government appointments scam falls in Taguig. Members of the Criminal Investigation and Detention Group o yung DIG have arrested in Taguig City the culprit behind a fraudulent scheme that asked for money from victims in exchange for appointment to government position. So, yung tinawag nating appointments for sale. In a press briefing in Camp Crame, Quezon City on Tuesday, CIDG Chief Brigadier General Romeo Caramat said suspect, eto na, si Edward Jocno. Tama po yung mga na-scam, ascertain. Edward Jocno, undersecretary daw siya. Pero, muang middle name niya lang yung Jocno. Edward Jocno, ehe pala, no? E-J-E, ehe. Anak ng show, Pao, ginamit mo pa yung last name ni Benjamin Jocno. O, bayaan mo na isa yung mukhang kabayo. Ito po, alias no ito. Alias, Bon Vincent. Aba,
Anak na to. Mukhang hindi ka panipaniwala, alias na lang eh. Bon Vincent, na Amerikanong Amerikano, was collared when police responded to a complaint that he poked a gun at a motorcycle rider following an altercation along 31st Street in Bonifacio Global City at around 1:30 p.m. on Monday. Eh, mukhang yayamanin tong siraulong to ah. Ehe, purportedly introduced himself as an employee of the office of the president. Utsa sinungaling pa. And even presented an identification card purportedly issued by Malacanang. Ay, yari ka. Yari ka. During verification, CADG operatives saw in plain view a firearm of undermined caliber from the compartment of the passenger seat without pertinent documents, resulting in his arrest. Karamat said Ehe was confirmed to be the subject of a complaint of the alleged appointment scam wherein several personalities were offered juicy government posts in exchange for a huge sum of money. So yun po yung binasa natin kanina. Nung January 27, walo daw na appointee, nagbayad sa kanya. Kasi yung pangalan coincide sa kanya, hindi lang sinabi niya na ang last name niya pala ay Ehe. Maehe ka ngayon dyan sa kulungan. Ano na, Peryong, no? At si Dagol. May dala ka bang sabon? Based on the background check, 8 people were among the complainants who said that they were instructed to go to the Malacanang Palace in Manila last January 27. Tama po tayo. Para mag-outtaking sa harap ng Pangulong Marcos. The supposed positions, ayun na po, sinabi na po natin yan kanina, no? Huwag natin ulitin. According to the victims, a certain Undersecretary Eduardo Jocno, oh, yun siya nga, and Assistant Secretary Johnson C., both from the Office of the Executive Secretary, instructed them to proceed. Oh, yan. Nabasa na rin natin yan kanina. The outtaking turned out to be bogus. Mandarambong ang gago. The victims received their fake appointment papers and invitations after paying huge sums of money in exchange for available positions. Talaga naman pong hindi yan mawawala sa gobyerno. Diba? Yung mga posisyon, no, binibili minsan. Yung iba lang. Alam nyo na, I'm for sale kung saan sila kikita. Kasi bawing-bawi po dyan. Mapalad ka pag napunta ka sa ports. Mapalad ka pag napunta ka sa customs. Sorry naman, no, sa mga customs dyan, saka sa immigration. Alam na. Karamat said that Ehe was also tagged in a 1 billion scam. Ay, Diyos mio. Kaya ka pala nakatira sa Bonifacio Global, ha? Diba? BGC, yayamanin. Yumaman sa pandarambong ang gago. That allegedly offer government positions and project in exchange for a huge sum of money. Some of the victims are models and showbiz personalities that include, oh, si Osang, Rosana Roses, and Gwen Garcia. Si Osang, na naloko nito. Si Raulo ka. And Gwen Garcia, hindi ko po kilala yan. Ang naalala ko lang po eh si Osang. Idol yan noon eh, kaso naging iba eh. This is a joint anti-organized crime commission headed by the USEC Gilbert Cruz and CIDG initiated operation in arresting people behind an appointment for sale and government contract for sale scheme which was victimized dozens of people who lost nearly 1 billion to the scammers. Karamat said the suspect was able to dupe a victim of 300 million in exchange for an undersecretary position. O, biruin yun, 300 million? Ilang kondo na mabibili mo dyan sa BGC, huy? Oh, sa totoo lang, di ba? Oh, yung mga kondo dyan sa, yung, ano namin dyan, eh, bili namin dun, eh. Magkano ba yun? Hindi po sa BGC, ha? Wag na lang. Secret. This scheme led to dozens of people being victimized who lost nearly 1 billion. Also present during the press secretary, Cruz said the suspect would reportedly ask a minimum of 1 million for business ventures that supposedly guarantee a high return of investments and up to 300 for the position of undersecretary. Eto pa po. Ibig sabihin, hindi lang ngayong gumalaw. Before pa gumagalaw na ito. So this, with this, we are grateful yung naging operation namin and on the part of the PAOCC,
we are encouraging other complainants to come out para let's put a stop dito sa mga ganitong scheme kasi masyadong nasusunog na yung OP, OES, and the Malacanang people na with this kind of scheme na magagamit yung offices. Ayan po ang sabi ni Mr. Cruz, no? So, congratulations sa CIDG at sa iba pa na humuli dito sa kalbo na ito. Tingnan nyo po itsura, di ba? Kalbo ka na. Ngayon, makakalbo ka lalo dyan sa loob ng kulungan. Antayin mo si Peryong at Dagol, Perrapitul po. At sino kaya itong isa? Ang gusto ko pong makita pa, yung sinasabi nilang si Johnson C. Eh, mukhang ano ito? Mukhang peke, di ba? Johnson C. Chinese American. Johnson C. Mukhang hindi mo pagkakatiwalaan, pangalan pa lang. Huh? Mayroon bang pangalan? Filipino name ka ba? Buti sana kung Juan Tamad, o pwede ba? Pero tayo na ito, gumamit ng mga peke na dokumento. Alang yaka, yari ka talaga. Ang laki ng kaso mo ngayon. Ha? Hello, kulungan. Sira ulo to. Kapal-kapal ng mukha mo, ha? Kakahiya ka. Sige, diyan ka sa kulungan. Dami mong napendong. Batukan nyo po yan sa ulo niya. Oh. Tingnan nyo, oh. Kintang-kintab ng ulo mo. Dami mong naloko. Almost 1 billion. Loko ka. Pati si Osang ginago mo. idol yun noon. Loko. Oh, yan po mga kababayan. Ano pong masasabi nyo? No? Nahuli na yan. Yung nanloko sa mga prospective appointees daw na nagbayad. Napaghahalata sa gobyerno, merong mga appointment for sale. Eh kasi bakit? Ginawa niya eh. Ibig sabihin, alam niya na may bentahan. O, di siyempre gagayahin ko. Di siyempre may maniniwala. Kasi kung walang bentahan dyan, yung walo na yon hindi magbibigay ng pera. Alam din ng walo na yon na merong bentahan. O, yun nga lang, naloko sila ni Kalbo. O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.